So welcome back to my channel, guys. Huwag natin patagalin po ang ating review for today. This is my LS2 Storm helmet na ginagamit ngayon, which is color matte red. So as you can see, guys, ito po yung ginagamit ko araw-araw, no, sa aking pag-drive pauwi ng Cavite at pauwi ng office natin. So this one, guys, nagustuhan ko rito, it's because meron siyang isang magandang air vent, no? Maganda yung kanyang air ventilation and dark face. So compare siya din sa dati kong helmet, yung Rapid, medyo hindi pa ganun kaganda yung ventilation, but this one is very comfortable ako dito gamitin. And nagustuhan ko yung kulay nito, it's because tinerno ko siya din sa aking ATV na 150, kulay red, kaya nagustuhan ko yung kulay na to. And secondly, guys, this is made of KPA polymer alloy, no? Kaya talaga matibay. So isa yun sa mga quality na hinahanap ko for helmet. At yung pinaka shape niya, guys, kung mapapansin, medyo oval shell. Yeah, two shells better, this one is two shell size for a better fit for each size. And at the same time, multi-density channel PPS. Then, super ganda po nung quality niya sa loob, no? So, hindi ganun katigas. Super soft. And at the same time, guys, meron siyang tinatawag na integrated sun visor. So, dual visor na siya. Ito. And guys, dual visor na siya, guys. Tapos guys, ang kagandahan dito, guys, is yung interior niya is very comfort. Very comfort, guys, kaya naman even long drive, mas comfortable ka talaga gamitin yung ating LS2 Storm. And this one is I'm using since August 2020 pa until now. So satisfied naman ako sa performance ng ating LS2 helmet. And dito ko na rin po kinabit yung aking Supremo Conquest, no? Kitang-kita nyo naman, guys. Simple lang yung setup, no? And gumamit ako ng Telesyn na chain mount para sa aking daily rides, no? So very important sa akin yung camera rides, because may mga accidents man na mangyayari, at least covered natin, hindi tayo nagkakaroon ng issues ng baliktaran, no, kapag dumating na tayo sa investigations. Kaya very important sa akin yung camera. And dito ko na rin po kinalagay po yung yung mic ko. So actually, guys, this one is modified by M3 Moto. Shoutout M3 Moto. Sir Michael, thank you so much for good quality ng pagmumodify. So follow nyo po siya, guys, sa kanyang YouTube channel. Ilalagay ko yung description, yung link sa baba, para at least ma-check nyo rin po yung mga other services niya. And kagandahan dito, guys, pinaikot ko lang pinaikot ko yung aking wire, no? So medyo mahaba kasi yung wire ko. Actually, yung wire ko, guys, medyo generic lang siya, hindi pa siya ganun kaganda, pero para sa akin okay na rin yung quality niya compared sa hindi pa naka-modify. So nilagay ko yung dulo ng dito ko nilagay yung mic ko. And then pinaikot ko po siya, ito, kung mapapansin niyo po. Ayan, dito yan. Simula rito, papunta rito. Ayan, hanggang dito. So, ito yung dulo niya. So, nilagay ko siya dito sa pinaka 3.5 na jack. Yung pinaka mic input ko. Ayan, so, pinasadya ko na rin po kay M3 Moto yung aking hard case ng Supremo Conquest, yung waterproof, para nung ko siya ilagay. And good thing about this is kahit umulan, guys, hindi siya pinapasukan ng tubig. Kasi yung butas niya, guys, is natatakpan din po ng pinaka niya, yung pinaka mic niya. And ganun din po rito sa gilid, kung mapapansin niyo, yung USB charger, no? So pag nilagay mo rin po 'yan charger, guys, hindi rin po papasukin ng tubig, kaya maganda kahit umulan. And
share ko lang guys na itong visor na to, ito is from my Rapid na LS to Red. So good thing dahil kasya naman yung sukat ng ano LS to Rapid na visor. So nilipat ko siya rito. And then yung clear lens nito, tinanggal ko muna. Pinabit ko dun sa LS to na Rapid. Kaya very ano ako dito, very very happy ako dito sa performance ng aking LS2 na helmet. And disadvantage guys, medyo hindi siya ganun kaano, no? hindi siya ganun ka ganda tingnan kapag pag tumagal sa iyo kasi kapitin talaga siya ng dumi, no? Ayun, mapapansin niyo guys. So dun sumisiksik yung dumi, pero magandang panlinis ito guys. Microtex lang ginagamit ko para matanggal yung dumi. At meron na rin siya mga konting gasgas sa gilid, makikita nyo. Ayun. So hindi maiwasan kapag biglaang lagay mo sa ibang area, no? Talagang natatamaan na sa akin, no? At minsan na nahuhulog, pero sa kabuti ang palad, hindi pa naman siya nahuhulog. At ginagamit ko na to siya guys since lockdown. Ito na yung ginagamit ko pang daily rides, the same time guys pang long rides. So this another disadvantage dito guys is kailangan pagkukuha kayo ng helmet, dapat sakto sa ulo nyo. Kasi minsan nung bago siya masakit talaga sa ulo ko kasi siguro iba yung shape ng ulo ko, hindi ganun ka bilog, no? So instead na pag-anon, pa-curve, so parang pag-anon yung ulo ko, so matama yung kanto-kanto dito sa helmet. Pero nung tumagal naman guys, okay na siya. And lastly guys, washable na rin yung loob niya. Ayan. So natatanggal lahat yan guys. Ito. Yung mga ito, ayan, natatanggal yan. Para at least hindi siya na. Hindi siya mga amoy, no? So laban nyo rin po siya. Or kaya gamit kayo ng mga pang panlinis talaga ng helmet. May nabibili naman sa Shopee or sa Lazada. So pwede kayong gumamit ng helmet. Pero ako talaga guys, nilalapang ko to every week para at least hindi magstay yung ano, yung amoy, no? Siyempre pinagpapawisan tayo, so nagkakaroon talaga ng ano, nagkakaroon talaga ng issues in terms of amoy, no? So kagandahan lang nito guys, yung quality nito guys, although hindi naman siya ganun ka mahal. This one is made of EPA or kinetic polymer alloy, kaya maganda yung quality niya. So very important kasi sa akin yung safety pagdating sa kalsada, no? Napaka-importante ng safety natin. Kaya nagustuhan ko tong LS2 na Storm, it's because of the design, the quality of the materials, and at the same time guys, hindi siya ganun kabigat. So pre-shaped laser cut inner padding, superb organics and comfort, ventilation system wise maganda, and at the same time quick screen release system, okay din siya. Integrated visor, dual visor na siya, and pwede mo siyang ipalitan ng ibang lens like iridium or rainbow. So sa mga gusto mag-avail ng LS2 na helmet, pwede kong masuggest sa inyo ito. Nabibili ko siya for only 4,950 sa Moto World. So kung nagustuhan niyo yung video na to guys, pwede kayong mag-comment sa baba, and other comments and suggestion guys, don't forget to comment po sa ating comment section. And hanggang dito na lang po yung vlogs na din, and sana at least meron yung video na to is nakatulong po sa inyo. Maraming salamat. At bago ka pa lang sa channel natin, don't forget to subscribe, like, comment, and subscribe to JD Motovlog. Thank you so much guys, peace, I'm out.